Make the point to just go there for a day. So this time, 2 weeks na ba? Darin kanina na-mention mo yung closest niya ni Vice. Kasi ngayon medyo mainit si Vice ganda sa social media. Nagkakaroon ba ng mga moments minsan na nagkakaroon ng open up kayong sa group ng Showtime host? May ganun ba? Opo, of course, may group chat din naman kaming mga Showtime hosts and we're always very supportive of one another, especially ngayon kay Ate Vice. Kasi masasabi ko talaga she doesn't deserve, you know, all the hate she's getting. And I randomly text her, you know, like I text her that we're always here for you and we love you. Kasi napaka-genuine na tao ni Ate Vice. So masasabi talaga namin na she doesn't deserve the hate that she's getting right now. Ano unang-unang mong gagawin pag nag-vacation ka? Totally to, wala kang kakausapin, wala kang showbiz, ano? Opo, hindi naman, ano, completely mawawala. Pero just to catch up with my family kasi hindi ko rin sila nakakabonding kahit pag nandito sila. Lagi po akong nasa work eh, so hindi ko rin sila nakakasama sa bahay pag bumibisita sila sa akin. So this time I wanna, excited na ulit akong mag-camping sa Canada. Mga ganun, kasi the last time I did that was parang pandemic pa po. So, yun lang. Darin, yung image mo medyo mahiyain, pero marami nagugat na marami na rin palang naling sa'yo. So ngayon, partner pala si Darin. So anong ano, na-feel mo na ang daming girls na naliling sa'yo from showbiz? Opo. And then yung last guest naging controversial pa, di ba? Yung guest na din. Siyempre po, ano naman yun eh, parte ng buhay. Wow, parte ng buhay. Pagdadaanan naman lahat natin yan from puppy love to moving on to more mature relationships. And I'm just happy that I'm friends with all of them naman na nababanggit po. And it's all about maturity at the end of the day, how you're going to handle, you know, the relationship you have with those people and stuff like that. And it always takes time. Hindi naman kailangan right away maging okay kayo. So I appreciate all of them kasi lahat naman sila, we're all friends naman din po. Pero maraming nalungkot, Darin, kasi yung mga fans mo sa When I Met You in Tokyo, ni Cassie, ay nag-expect na akyat sa next level. And then yun, di ba, parang nauwi sa friend zone ba? Hindi naman friend zone. Ano naman eh, basta sa amin na yun ni Cassandra. Pero yeah, Cass and I, we're still okay naman po. Hindi naman totoo yung mga lumalabas na mga issues tungkol sa amin, na may mga grudges between me or Cassie and her family. Okay po kaming lahat eh. Kaya sa amin, basta alam namin yung totoo, we're all fine, we're all okay. What changed? Bakit dati you used to, di ba, post kayo ng personal photos, you used to be very close, bakit parang nagbago siya? I feel like it's also yung mga ginagawa po namin sa buhay, magkakaiba rin ng mga tinatahak ngayon sa career namin. And even my other friends na nasa ABS, nakikita ko na lang sila pag ASAP Cycles, mga ganun. Yung schedules po talaga eh, minsan nakikita na lang kami, even my bestest friends sa work na lang or kapag mga ABS-CBN events. Yun. So are you saying also now na hindi ka muna ready for a relationship kasi sa sobrang busy ng schedule mo? Opo, parang hindi ko naman din hinahanap ngayon. Parang hindi lang naman siya priority. Kasi baka sabihin na naman ng mga bashers user-friendly ako. So, ewan ko sa kanila. Hindi mo magagawa privately eh, no? Kasi kahit paano, lalabas at lalabas niya. Opo, syempre. Parte na yun ang ano, eh, pinasok natin sa showbiz. And I get it naman din. So, ibig sabihin, Darin, continuously pa rin nag-visit ka sa niya, kasi di ba, you have a good relationship with them. Opo, actually, I mean, si Mavi tsaka si Cass, before the concert, lagi rin silang nangangamusta, kumusta yung preparations for the concert, and they congratulated me as well. Yun lang, they weren't available to watch on that night, but I really appreciated it as well, kasi lahat po sila ever since very supportive din sa aking career. Yun lang, di na nagkikita masyado. Kahit sa mga endorsement shoots namin na magkakasama, hindi na kami magkasabay kasi opo, magkakaiba na kami ng availabilities. So, yeah. Nakaget ka naman ng good luck message from both of them. Opo, yeah. Very supportive, which I appreciate din.
always. Kayo ni Kylie nagkaroon din ng reconciliation or parang na-reunite kayo din sa showtime, di ba? So after that, ano ba, yung parang na-reunite kayo, nagkaroon pa ba ng mga communication? Actually, naging nagka-reconciliation kami during the pandemic. So, in 2021, naging leading lady ko pa siya sa aking music video for Tama Na. And after that, naging friends po ulit kami. Like, we would hang out, mga times na makikita namin yung isa't isa sa mga events, nag-uusap na ulit kami. Tapos sa showtime, yun nga, nakakatuwa kasi nakakapag-collaborate na yung ABS-CBN artist and GMA artist. So, ayun, nakakasampa na sina Kylene sa showtime and stuff like that. And yeah, yun lang naman. Kasi parang sa amin, lalo na sa showbiz, hindi mo kailangang makipagkausap, ang tawag dun, makipag-usap yun pala. You don't have to be texting, communicating every day para masabing close pa rin kayo or okay pa rin kayo. Parang mararamdaman mo naman yun sa tao eh. Yeah, which is something that I've learned to grow also over time. Kasi ang dami na ring schedules ng lahat. Hindi nakatulad ng dati na parang pag nagaya ka, available lang kayo po. So hanggang dun na lang kayo ni Kylene? Hindi na pwedeng maibalik yung mas ano pa. Okay na kami doon ni Kylene. Opo. Kasi may bago na rin daw siyang suitor ngayon. Ayun, di ko alam eh. Di ko pa siya natatanong pagkatapos nito. Yung mga kasabayan mo sa boys, syempre nag-celebrate sa 10th anniversary. You still talk each other sila? Hindi rin po masyadong. Wala na rin chance to see each other. Yeah, actually, ngayon lang kami ulit talaga nag-reunion ni Laika. That's when I saw her again for the rehearsals of my concert. Tapos yun, natuwa kami kasi na-realize namin, grabe no, 10 years na tayong nandito ever since The Voice Kids. We've still been singing and stuff like that. Yun lang, hindi na kami nagkakaroon ng projects or events na magkasama, kaya hindi na kami nagkikita rin po. So, I was really happy to see Laika. Tsaka, isa rin siya sa mga umuwi agad. Masaya siyang naging parte ng D10. Darren, as diba you're venturing into new music, songwriting, parang yung last na single mo, sabi mo, experiences na iba. Willing ka rin ba na moving forwards, iba mong songs, sarili mong experiences, para, you know, in 10 years, look back ka na, parang reflection din siya ng naging journey mo. Opo, syempre, actually, ano ba? Yung mga sinusulat ko nga recently, wala namang masyadong relation sa akin, but I hope in the future I can write songs where, yeah, it's a reflection of my journey or my life at the time I wrote the song. Of course, importante rin po yun for, you know, connection as an artist to your audience and also personal life ko. Like you mentioned nga po, maganda rin na when I look back on it, ito yung pinagdadaanan ko at the time. Thank you, Darren. Darren, kanina na-mention mo yung name ni Katrina, isa sa mga bumili ng ticket. Oo nga po. Diba? At sabi mo, isa siya sa mga showbiz crush mo, right? Yes. So pareho na kayong single ngayon, Darren. Ayun. Well, naman tayong dumating doon. Kasi close ka rin kay Katrina. So marami diba nagli-link din sa inyo dahil nandun ka sa party niya. Yan. Yeah. Ano eh, parang hindi ko talaga makikita yung sarili kong gano'n. Kasi na-establish na namin ni Ate Kath yung relationship namin, yung bond namin, where I'm really like one of her little brothers now, and I really appreciate her presence. Tsaka not just her presence, na bumili, sumuporta talaga siya sa D10. So yun, di ko naman papaabutin sa ganong level. Opo. So close kayo ni Kathleen tsaka ni Daniel because the House of Us. And nakasama mo rin si Daniel last time sa concert. Nagkaroon ba kayo ng communication doon? Hindi po kami nakita ni Kuya Dij kasi magkakaiba kami ng time slot tsaka dressing room, tapos umuulan pa at the time, as in bagyo levels. So hindi rin po ako nakababa to go to his standby area, or parang wala pa siya sa labas nun kasi nga umuulan. So medyo na-delay yung program. But yeah, ayun po, hindi po ako nagkaroon ng chance. Pero sa social media nakakapag-tumili. Pasapaking ka rin. Hindi naman, hindi rin po. Pero pag nakikita po kami sa events, yun, okay naman. Yeah. Thank you so much! Darren, mapabaya mo na si Katrin kay Aden. Hindi po alam. Wala po akong alam. Thank you.